ako, very confident ako sa BNP na wala nang gagawing operatiba ngayon na magpapail ang kaso tapos pag nabayaran, hindi na magsisipot sa hearing dahil alam nilang madidismiss na serbisyo. May Okay. corresponding non-appearance ng isang hearing, automatic dismiss yung pulis na yan. Am I correct? Diba? Pero kailangan po, Dismiss. Pero Mr. Chairman. mag-submit pa rin kayo dito sa committee, ha? Ng Lalo record na kung po ilagay sa ng dismiss. mishandling of evidence, meron po mga nadidismiss na kaso, alam ko po, nati-technical po dahil sa mishandling of evidence. Kaya ibabangga ko yan doon sa sinasabi ni Mr. Villanueva na talagang guardyado yung mga drugs, imposibleng may makalusot. Pero bakit may nati-technical sa mishandling of drugs? Yung malaking tanong. Pangalawa pong tanong sa inyo, Mr. Villanueva, yung pong sinasabi ninyo kanina, galit na galit kayo, na basurero yun ang drugs. Of course, basurero ng drugs yun. Pero nagbigay po siya ng information na hindi naman gagawa-gawa ng out of the blue, gagawa siya ng istorya. 30% pa sa nilalaman numero, di ba? Kung wala siyang pinagbabasehan. Ako'y naniniwala, it's a possibility na nangyayari po yun. Kaya nga po, di ba, back in December, meron pong na-raid ng PNP sa Taguig, opisina mismo ng PDEA, na magbebenta ng droga, di po ba? O, saan po nga galing? Sana yung droga na ibebenta nung taga-PDEA sa Taguig na ang pagbebenta ng asset ng mga, ang PNP mismo. Saan nang galing yun? Sa mga huli, siyempre. Di po ba? Kaya, it's possible na yung sinasabi ng asset kay DG Lazo, may katotohanan. We have to accept our fault, our weaknesses, nang sa gayon, doon lamang natin masosolve ang isang problema. Maaring may katotohanan, imbis na babanggain nyo, we have to investigate. Di po ba? And I'm sure hindi naman gagawa-gawa ng istorya. He's a very respectable man, especially sa Major General. And again, I'll salute you for the second time dahil ito po yung in-expose nyo. I salute you really, Brigadier General, Major General Lazo. It's unfortunate lang na hindi nyo po natanong yung mga dapat itanong para makahon mo sana yung asset, makuha mo yung mga proper information nang sa gayon, ma-expose yun, makasuhan ang dapat makasuhan. Pero ako, in my humble opinion, nangyayari po yun. Ulitin ko po, alam po ninyo ito, mga taga-law enforcement, tuwing bagong palit ng administrasyon, may lalapit at may lalapit yan na ilegalista. Sir, ito po yung kalakaran noon. Ito pong offer namin. Ano po yung kaya nyo? Ano pong kaya nyo tanggapin? Ano pong gusto nyo? Ganon po nangyayari palagi. And I know that. Having been dealing with the PNP, PDEA, and other law enforcement for the past 20 years, alam po nangyari yan. Alam na alam ko po yan. At you cannot deny that. It's just unfortunate dito kay Major General Lazo, hindi niya natanong yung simple question na, di ba, sino dito ang gumagawa ng ganong maling kalakaran, di ba? Hindi ako dyan. Not under my watch. Yun na po sana, Major General Lazo or DG Lazo, sir. Again, Sir General Lasso, this committee is not trying to shoot the messenger. In this case, you are the messenger. We are not trying to shoot you down. We are very thankful of your information. It opened up a can of worms. Now, if the can being opened ay walang laman na worm, okay lang rin. Basta tawang katotohanan ang lalabas dito. Yun lang ating gusto talaga. But remember, being the messenger, you still have a moral obligation na maparating yung message clearly doon sa intended recipient, di ba? So, with that, again, ulitin ko, sir, please, due diligence on your part to follow up that informant at para mailabas natin yung katotohanan talaga. Yes, sir? Yes, Your Honor. Going back to Wilkins, Director Villanueva. Ito, dinescribe mo lahat-lahat yung chain of custody of evidence doon sa loob ng PDEA. Meron tatlong padlock, iba-ibang tao may hawak, hindi magkakutsabahan. Dito ako ngayon magkukonsentrate sa crime scene mismo. Andoon yung mga bata ko. Operate pa. Tawag sa'yo. Sir, positive.
Punta ka na dito. Before ka dumating, before matawag yung mga witnesses sa barangay, yung media, yung taga-DOJ para mag-witness doon sa inventory o ba evidence, may posibilidad ba na bago sila dumating, nakakagad, nakakahatian, bago na inventory? Tinabi na, sinantabi na, nilagay na sa sasakyan, pwede ba yung mangyari? Yun nga sir, yung that same question, ginawa natin yan sir ng check and balance on our part. Kasi talagang pwedeng, may mga pwedeng mangyaring ganon. So immediately, habang yung malapit na tayo, meron na tayong exclusive na kinukuha from a network sa media. Nakasama during the before papasok tayo doon sir sa loob. Nandiyan na, naka-ready na, sabay na sila pag-aspect ninyo. Pasok na. No sir, pasok. No sir. Mr. Chair, member ako ng media, hindi po. In a lot of cases, limits po ng media pagpasok sa loob ng bahay. Sa operation, off. Halimbawa, papasokin yung isang bahay na maraming drugs. Hindi po. Hindi po makapasok ang media, nasa perimeter lang. Okay? Tama po. Naging member din ako ng media, nakasama rin po ako sa operations. Yes, hindi po sasama hanggang sa loob. Kasi sasabihin, for your own protection, tama nga naman. Baka may magkaroon ng barilan, hindi ka namin sagot. Cargo kayo namin. So yung media sa labas lang. At palagi po ito nangyari. Pag i-interview ko yung mga media ito, nung senator na po ako, maging yung before na nag-interview ako sa mga hulihan, yung media dumarating, tinatawag after the fact. So, narinig ng bahay, I'll give you an example, Mr. Che, papasok ng bahay, may nakita na isang sako doon na shabu halimbawa, pwede na sila magtapyas ng kalahating sako. And then, itatabing kalahating sako. Halimbawa lang po ito, exaggeration na itong kalahating sako. And then, sa katatawagin yung media barangay, hoy, pasok na kayo rito, ito, kalahating sako. Picture-picture na media, magsasalita na, on-air na, live, pero huwag kayong kalahating sako na itabi na. Your reaction? Yeah, well, sir, remember nung regional director ako ng NCR, meron tayong programa, sir, pinagsasambayan natin, sir, yung tutok tulfo natin. And every week, sir, kasama ang may table dun, sir, yung staff and yung crew ng tutok tulfo, sir. Pero kay Erwin, programa po yun, and I appreciate that. Yes, meron ganun programa yung kapatid ko. Pero ang sinasabi ko po, sir, sa actual rate, pasok sa lungga ng mga drug lord, hindi po kasama ang media kasi kayo po mga taga-pedea, nakabulit po pes kayo, may mga armas kayo, hindi nyo isasama yung taga-media kasi for their own protection. At hindi rin po paig yung ibang taga-media kasi baka tamaan siya sa crossfire. Yes, kaya ang sinasabi ko sa naiwan po yung taga-media sa labas ng bahay. Yes, sir. Yan aglusob, wala po. Kaya, yes, again, ulitin ko for the second time, doon pa lamang po, pag may nakita doon na bulto-bulto na drugs, pwede na pong hatiin kung tiwali po yung PDEA agents, hatiin na po yun, itatabi na yung kalahati, tatawagin yung media, okay, punta ka rito, ito, may nahuli kami. Ito yung bulto na huli namin. Di po ba? Yes, sir. Ang tanong ko lang, is that a possibility? It's possible. Okay. That's the case. Can I run through with how we do it, sir? I-run lang natin, sir. Kasi, what we are doing is different than other law enforcement. Kaya nga inano ko to, sir, na nagsasama ako ng member ng media, exclusive. Kasi sa kanila lahat. Now, before papasok, naka-ready na yung mga camera nila, sir. Uli, pagbaba, kasama sila hanggang sa labas ng pintuan. Nakapasok na ang ating mga ahente na secured na ang area, pasok na, sir, ang ating media. Wala pang raid, wala pang search dun, sir. Wala pa pong search. Mag-start lang ang search natin. Sir, to be clear, pasok ninyo na clear meaning no imminent threat sa area. Tsaka natin papapasukin, sir, ang hindi pa kayo naghahalong cut. Wala pa kayo naghahalong cut na gamit. Wala pa, sir. Okay. Clear lang muna na. Walang threat. Clear. Walang threat. Papasukin na natin, sir, yung okay. Mga. So, meron siyang exclusive. Tapos, hindi pa tayo mag-search. Hihintayin muna natin yung member ng yung witness dun sa search. Dalawa yun, sir. Hindi pa agad darating yung under sa Section 21, yung two witness rule ang gagamitin natin, sir, sa implementation ng search. So, meron na tayong witness during the search, tsaka, sir, pa lang tayo maghahalong.
ng mga gamits. And it's covered by sir, media. Sir, you're hearing me but you're not listening. Ito.